Sorry, SDJ. Ito po yung aming SJCAM na M20. It was bought in September of 2016. Pero tignan ninyo, nagkaroon ito ng pag-melt ng kanyang casing at naglubuhan ng kanyang mga battery. Kung bago kayo rito sa aking YouTube channel, ako po si Bubi Miramar at maaaring nyo po i-like, i-share, i-subscribe at hit nyo lang po yung bell button para ma-inform kayo at ma-notify for the upcoming videos. Maraming salamat po guys. Thank you so much. Tapin po natin ito hanggang sa matapos. Pakikita ko sa inyo kung anong nangyari. Come on guys, tingnan natin. Hello mga kaibigan. Ito po yung aming SJCAM na bili noong September 2016, model M20. Nagulat po ako dahil gusto kong i-attach ngayon sa aming motorbike. Noong buksan ko po magmula dito sa watertight casing niya, noong mabuksan ko po itong aming camera, ay makikita po ninyo yung kanyang casing nagme-melt. Makikita niyo yung thumb mark, yung thumbprint ko po, makikita ninyo dito po, wala pa siyang thumbprint. I don't know kung dahil ba siya nababad siya sa init man. Kita niyo po gaano na siya kalambot po. Madali na pong matrace itong itong camera na ito, kung ano man, dahil kayang-kaya niyang i-capture yung fingerprints. Yan. Nagtataka lang po ako bakit ganun. Pagkatapos yung mga battery po na amin pong sadyang iniwan sa pack para po ito ay maging handa sa susunod po ng ito po yung charger niya. May kasama siyang dalawang battery. Or because dumating na yung expiration niya, ganun po ba? Ito pong dalawang ito, ito po yung we can still use this. I charged this yesterday and it's still okay, although meron na siyang ilang sentigradong guys. Ito po oh. Yan oh. Yan oh. Malaki na po talaga yung bukol niya. Can you see that? Oh. Dito sa background na yan po. May bukol talaga, nakaham. Kung kaya hindi na ito may papasok sa SJCAM M20. Hindi na po siya magkakasya. Dito po makikita nyo. Papasok po ah. Hindi na po siya magkakasya. Meron kaming aftermarket pa. Ayan, ang lagkit. It's really sticky. Okay. So, kung ilalagay po natin ito, ayan, at ipi-place natin yung battery sa kanyang camera, mapapansin po ninyo, ayaw na po siyang pumasok. Ayan. Hindi na po siya magkakasya. So, kasi po, yung napaka-tight na po niya, oh. Oh, ayaw na po mag-cashya. Unlike ito pong dalawa dito. Ayan. Dito po kasi ako sa ibabaw ng bed namin. Ayan, papakita ko po sa inyo kung gaano kabilis itong ilagay kapag maayos pa siya. Ayan. Ayan po oh, maisasarapan natin siya. Alright? So, ibig sabihin, yung dalawa naming spare batteries ay wala na talaga. Ayan, nabubuhay po siya. Ayan. So, ito po yung aking napansin na, ayan, kumukuha.
makuha ko siya na picture. Ito po yung aking napansin na pag naka-stock po pala talaga siya kahit na siya po ay charged ay nasisira po yung una, yung kanyang casing. Yan, nakikita nyo guys pag tinanggal ko yung aking daliri. Ayan o, meron pang tunog, di po ba? Marinig ninyo? So, ganun siya kalagkit. O, meron siyang tunog. Alright. Patayin natin guys para mailagay natin yung isa pang battery. Yan. So, dalawa na lang po yung good, okay, na battery nitong aming SJCAM. Itong aming SJCAM. Kasi yung dalawa po, ayan, ay lumubo na. So, i-place natin itong isa na medyo mahigpit na rin po, oh, pero magkakasya pa rin. Pero parang ayaw ko nang pilitin po eh. Right? Yan. Oh. Okay. Mapipilit pa rin natin. Ayan. Napilit po natin siya guys na ilagay. Tapos isara natin. At subukan nating ipa-power on. I don't know kung gaano lang ito katagal. Yeah. It's still powered. The second battery. And now, the camera, the action cam, is operating. Alright? So, ang issue ko dito ay itong panlalambot po ng kanyang katawan, kanyang casing, at saka yung paglobo ng kanyang mga battery. So, baka po meron pong gustong bumili ng SJCAM, siguro ang may papayo ko po, ayan, napakahigpit na po niyang kunin sapagkat pinilit po natin siyang pababa. Anyway, at least na ipakita ko sa inyo na meron pala itong ganito. So, yung plastic casing quality, ayan, mahirap na siyang kunin, ay issue po. Ayan, napilit natin. Okay. Ay issue po ng SJCAM. Siguro, dahilan ba sa presyo? Pero kung ako naman, ang magmamanufacture kung sakali, ay, ayan po, ang laki ng buhol niyo. Umangat pa po itong gilid na ito sa sobrang lobo niya. So, anong tawag niyan? The battery pack itself, yan o, expanded. So, it can no longer be used. Ito pa po yung kanyang proof of purchase na sticker. Ayan. Mahirap lang maipokus mabuti. No? Ayan, model 2016 nga. Ayan, nakita po natin mga kaibigan. 2016 in September. Yeah, September of 2016 ito binili ng aking mga anak. So yan po yung review natin ng SJCAM M20 na nagkaroon po siya ng pagluluko. At sana magagamit pa nga natin talaga siya. Nagamit po namin ito sa Sumilon Island sa Cebu. At ito po yung add-on na submersible na LED lights. Okay pa po ito. Yan, gumagana po siya. Meron siyang dalawang stages ng light. Ito yung stronger. Tapos yan yung medyo medium niya. And then yung pangatlo ay blinking light. Ayan. So salamat guys. Baka masaktan ang inyong mga mata. So ito po yung binili ng anak ko. Ayan po yung tatak niya. Pagkatapos ay itong mono stick na ito ay sadyang kasama sa pack ng SJCAM. Natutuwa kami. Maganda yung mga kuha ni SJCAM eh. At ito po ay gumagana din yung kanyang control, Bluetooth operated controls. Kaya lang na dismaya kami nung buksan namin yung kanyang pack kahapon. Ngayon ko lang naisipang i-video ito para po kung bibili ho tayo ng mga action cam, kasi kakabit ko sana ito sa kotse para maging dashcam. At the same time, umorder po ako sa Lazada ng inantay ko pa lamang po yung mountain bracket para pag nagmo-motorbike po ako, meron po akong Yamaha AC
16 150cc, at yung aking anak ay nag-scout ngayon ng KTM Duke 390 para maging expressway legal. So iniisip namin, kinuha namin ito sa amin pong storage, amin pong cabinet. Yun nga lang guys, naiwan, okay? Ang huling gamit nito ay nung nakaraang summer, dinala niya sa Batangas, tapos dinala namin ito sa Cebu. At so ibig sabihin, from itong month of May na nababad siya sa loob ng casing na ito at hindi namin siya na pull out, doon nagsimula guys na magkaroon ng unti-unting pag-loosen up nitong compound na ginamit nila na front cover nitong SJCAM na ito. So yun guys, mai-upload ko yan mamaya at panuurin po ninyo. At meron po tayong Bob Motogo vlogg. Doon ko po ito ilalagay. At maging sa i-upload ko rin to doon sa aking Bob Miramar YouTube channel. Meron din po tayong YouTube channel. At ito po yung Great Bob Poyman. Okay? Ito po yung ating ginamit ngayon para mayroon tayong exclusive na channel para po sa motor and transpo vlogging natin. So abangan po ninyo, this is Bob Miramar. Makikita nyo doon, Bubi Miramar. Okay? Thank you guys. Shalom.